Hindi naman po pinagbabawal, no, na ilabas ang sama ng loob. Pero bilang isang ahente, meron ka ding parang fiduciary relationship sa iyong principal. So hindi rin tama na ikaw maninira doon sa iyong principal. Dahil after all, binigyan ka ng tiwala na i-represent siya, no? Na lahat ng gawain mo ay binigyan ka ng tiwala na ito ay gawain ng principal mismo, no? So, pwede rin na kapag nagpatuloy ang hidwaan, pwede rin magreklamo itong si Liza Soberano, no, na ng paninira. Kasi alam naman, ang batas ng paninira o libel, it encompasses miski yung merong mga kontrata, no? Pero pag nagkaroon na ng paninira talaga, ng puri, ng karakter, ay pwede naman pong magdemanda rin ng libel. Ang aking advice sa kanila, well, tanggapin na sa ating batas, sa ating new civil code, talaga naman po, walang forever na pagdating sa mga kontrata. At talaga naman pong, lalo na sa agency, dahil ito ay nakabase sa trust and confidence ng principal, kapag nawala na yung trust and confidence sa isang agent, po pwede na talagang matigil ang relasyon. Ganun po talaga. Walang forever, no? Lalo na sa mga kontrata. Now, kung hindi po ako nagkakamali, ang hidwaang OGIE Diaz at Liza Soberano ay nagmula kasi nga nakilala si Liza Soberano nang ang manager niya ay si OGIE Diaz at yung Star Magic ba yun? Ano tawag sa Channel 2, no? At ang nangyari, at age 25, matapos ata mga 8 taon or matagal-tagal na panahon din, humiwalay na itong si Liza Soberano, hindi lang po sa Star Magic, kundi kay OGIE Diaz. Diyan na po nagkaroon ng mga mainit na salita, no? Ang sabi ni OGIE, huwag ka makakalimot sa pinanggalingan, utang na loob. Sabi naman ni Liza, kinakailangan niya na magkaroon ng mas malaking kalayaan para ipursu ko ano yung mga gusto niyang gawin bilang artista. Tapos nagkaroon na namang usapin na hindi raw nagbabayad ng komisyon, na turns out nagbabayad naman ng komisyon hanggang ngayon para dun sa mga proyekto na nakuha ni OGIE Diaz. Pero hindi yan ang gusto kong pag-usapan kasi wala naman tayo doon kinalaman doon sa kanilang talagang relasyon, no? Ang pag-usapan natin, yung legal na relasyon sa panig ni OGIE Diaz at Liza Soberano. Opo, yung relasyon na yan ay merong batas po na umiiral. Ito po ang tinatawag na New Civil Code Provision on Agency. Kasi agency po yan dahil ahente si OGIE Diaz at ang principal niya ay si Liza Soberano. Ano ba ho yung kontrata ng agency? Sa kontrata ng agency, pumayag yung isang tao na ang ibang tao ay gagawa para sa kanya. Yun ang agency. So itong si OGIE Diaz, kumukuha ng mga bookings para kay Liza Soberano. At ito ay merong pagpayag ni Liza Soberano. At kapag nakikipag-usap sa iba't ibang mga kumpanya si OGIE Diaz para kay Liza Soberano, parang siya talaga yung representante ni Liza Soberano, no? At syempre, sa ang batas ng agency ay nagsasabi na talaga naman pong merong konsiderasyon na ibinabayad dun sa ahente ang principal. At the same time, may mga obligasyon ang isang ahente sa kanyang principal. Hindi yan dapat gagawa ng ibang bagay na labas doon sa sakop ng ahensya na tinatawag. At syempre, dahil personal din talaga yung agency, mantakin nyo, binigyan ng pagkakatiwala yung isang ahente na gumalaw, gumawa ng desisyon sa pangalan ng kanyang principal, ang tawag din po dyan, merong fiduciary at saka trust and confidence. So dapat hindi gagawa ng kahit anong bagay na makakasira sa principal ang kanyang ahente. Now, ang pinag-aawayan siguro ay yung sama ng loob dahil natigil yung agency sa panig ni OGIE Diaz at ni Liza Soberano. Siyempre, dyan lumabas yung mga maanghang na mga pananalita na huwag mong kalimutan kung saan ka galing, huwag mong kalimutan kung sino nagpasikat sa iyo. Ang katotohanan po, ang agency, I'm sorry to say, pwede po yan ma-terminate. Miski isang tao lang ang magdedesisyon. At ang magdedesisyon yan talaga, pwede yung ahente, pwede yung principal. Kasi ito po yung tinatawag na bilateral contract. Kinakailangan, pareho silang pumapayag na magpatuloy yung kontrata ng ahensya. Sa pagkakatong ito, nagdesisyon na si Liza Soberano na itigil ang ahensya sa Star Magic at kay OGIE Diaz at pumunta sa ibang kumpanya. Kung ano man ang rason niya, sa kanya na yon.
Pero sa batas, may ganyang karapatan talaga ang mga principal. Hindi sila po pwedeng mapilit na manatili sa kanilang ahensya kung ayaw na nila at kung ano pang dahilan, kapangyarihan yan ng isang principal. In the same way, ng ahente, kung ayaw na niya maging agent, eh hindi naman siya pwedeng pilitin. Hindi po pwedeng magpilit ang principal kung ayaw na rin ng agent. Ganyan talaga yung nature na bilateral na tinatawag. No? So ngayon, ang issue, po pwede bang wag ma-terminate ang kontrato ni OGIE Diaz? Ay, hindi po. Nasa decision po yan ni Liza Soberano at siya naman po ay nag-decision na itigil. At bahala na kung ano mangyayari, kung ito ikabubuti o ikasasama ng kanyang karir. Well, naintindihan ko yung sakit na loob. No? Naintindihan ko rin na napakatagal ng kanilang pagsasama. Pero at some point, I guess, kung ikaw isang artista at talagang nais mo na mas maraming kalayaan, meron ka pang mga ibang gustong gawin. No? At pati nga dun sa pangalan niya, no? Nag-decision siya na babaguhin na niya yung first name niya. No? Di natin alam kung ito'y kakagatin ng taong bayan o hindi. Pero kung ano man ang mangyari dyan, eh decision naman niya ng principal dahil buhay naman niya yun eh. So career naman po niya yun eh. No? So bayaan natin siya mag-decide kung ano sa tingin niya ang mas makakabuti sa kanyang career. Pero ang hindi talaga po pwedeng mangyari ay magpumilit na magpatuloy ang isang agency contract kung yung isa sa kontrata ng agency ay ayaw na. So yan po ang malinaw. Now, well, I don't think naman po na pinagkakait ni Liza Soberano yung pagsasalamat. No? Ang mahirap lang talaga, masakit kapag natapos ang isang kontrata ng agency pero sang-ayon sa batas, talaga naman po isa sa pamamaraan na pagtapos ng isang agency contract. Eh kung ayaw na, lalong-lalo na nung principal. Okay? Meron pang text na nabura, Jun Sarmiento. Good evening po, Atty. Roque. Suki itong si June. Hope you're doing well. God bless you always. Jun Sarmiento, Tarlac City. Maraming salamat, June. Talaga naman pag ako'y nagbo-broadcast, hinahanap ko na yung text. Nancy Martin, good evening, Sir Harry. Watching from Thailand. Ay, sawadi! Pahingi ng maanghang na pagkain. Donald Sarmiento Viado, Atty. Harry. Ano naman po ang take ninyo regarding sa issue ng Itbulaga, TJV, Tape Inc. at Mr. Halusjos? Ireserba po natin yan.